Rinascar ko lang po. At least, diba? Ma'am, dito. Oo, dyan na lang. Ito ang ating ano, snowjo. Sa tagal, ngayon na kami naka-order ulit. Ayan. Ice cream. Oh, sa mga gustong mag-avail ng snowjo, area mo, kuya? Malolos. Malolos. Agunoy, Paumbong. Malolos, Agunoy, Paumbong. Pandibustos. Pandibustos. San Rafael, San Ildefonso, San Miguel. San Rafael, San Ildefonso, San Miguel. Okay. O, sa mga ulit na gusto mag-avail, o, ayan, binigay ko na. Top glass ngayon ang kanilang rep. Request kayo top glass. Okay, pumayag pag hindi top glass. Tsaka. Bibigay kayong number sa description ng title. Ito ang ating Nestle. Worth 20K. Ayan, worth 20K na yan, gan. May isang box na ganito, na may dalawang piraso pa. Marami yan. Nare-repel ng alak. Diyos ko po, pinatang nyo naman dito. Nag-video dyan. Yan na last? Meron pa? So, parang dami, ang haba. Ang dami pala yan. Ha? Yes, babay, ingat. Free, 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 free. Congratulations, may ganun ba? Oh, let's go. Hi guys, Mami Park is here. So in today's video ay may sasagutin tayong importanteng tanong na merong learnings kasi magkukwenta tayo and at the same time, syempre magsha-shout out tayo, no? So pagkatapos ko mag-vlog, mag-edit ako and then pagka nakapag-upload na ako, mag-exercise ako and then ayun, ang dami nating trabaho. 1 2 apat na malalaking box ng mga Nestle products. So yan po ay double booking at ang babayaran po natin ay 22,600 plus. Ayan. So today din ay dumating si ano, 'di ba? Ben, sino ba yung si Ace Ice Cream? Binayaran natin diyan ay 14,000 mahigit and then nasa 30 bucks. Ilang bucks ba 'yon? Yung kay ano, asan yung ano? 32 bucks kasi yung dalawa diyan ay free. So naka-free tayo ng Choco Malt na dalawang box na 20 pieces each. So bali 40 pieces 'yon. So 40 times bentahan natin ay 10, 400, 'di ba? 'Yon ang maganda doon. So madalas po talaga si Mami Park maka free, no? Yung minsan nga po sa vlog ko, nakaipon na nga po ako ng mga boxes. That's si Semangka, maalala ko yung ano, yung watermelon. Ang dami ko ding naging free, no? Yun, Mickey Mickey, ang dami ko ting naging free. Monthly po na may mga pa-promo na kapag po may na-purchase po kayo na ipon, na purchases na specific flavor na included doon sa promo, makaka-receive po kayo ng ano, makaka-receive kayo ng mga free. So yan naman yung lagi kay Mami Park pagdating sa isa ice cream. Yun. So nagpa-deliver na nga din tayo ng snowjo kanina. So tapos dumating si Kuya Joseph, nagbayad tayo EKC. So matotal ay lumabas ang ating nasa kulang-kulang ano, tapos meron pang yakult, meron pang tubig. So matotal na kulang-kulang ano, 37,000 din today ang ating lumabas na ano. Kahapon almost 37 din. Ngayon almost 37 din, o di ba? Ang taray. Araw-araw na lang. Buti bukas Linggo wala naman makakapahinga. But Monday meron po tayong deliver ng force. Yan yung mga 55 Century Argentina and Lucky 7. So kasi medyo empty-empty na yung ating shelves. And then ano pa ba? Hanggang ngayon hindi dumadating si Marby, guys. Ano na kaya nangyari kay Marby?
And then, so yun lang yung update. So, I would like to shout out Mamalu Aguirre. Sabi niya, true mami na dapat involve natin ang mga anak natin sa hanap buhay. Si Doc nga po, pag off duty yan at nasa house, nagtitinda din. Ayaw lang magbenta sa sigarilyo. So, sa kaalaman po ng lahat, ang sinasabi po ni Mamalu Aguirre na Doc, ay ang kanya pong, congratulations, ang kanya pong anak na nagtapos ng pagdodoktor. Oh, sa tulong po ng pagsasari-sari store, ay nakapagpatapos siya ng doktor. Meron pa siya nag-aaral na dalawang girl. Eh kasi naman, oh, may iinom, Alfonso. Maybe na Alfonso. Ayan guys, sabayan niyo ako ha, at masalimuot itong, ano, dahil hindi alam ni ma'am kung magkano ang kakabigin niya sa kanyang ano. Etong tanong ni ma'am, Isa Donna 5102. Sabi niya, Mami Park, noong June, ganito po ang sales ko, 159,510. Meron siyang purchases na 118,424. At meron siyang expenses na 9,600. Meron siyang hawak na cash na 31,485. Okay, kukunin muna natin ang net income, no, bago tayo tumalon sa profit margin. So, sa net income po, yung sales niya po na 159,510 ay ileless natin ang purchases niya na 118,424 at ileless ulit natin ang kanyang business expenses na 9,600. So, ang matitira ay 31,486. May discrepancing piso kasi sa kanya po 31,485. It doesn't matter, piso lang naman. But this is the probability. Actually, almost exact talaga to. No, piso lang talaga ang ano, pinagka-anuhan. So, eto tanong guys, yung 159,510 nyo po na sales, lumalabas po dyan, tumubo kayo, nag-net income kayo ng 31,486. This is too good to be true. Kasi, kung sa sari-sari store po natin, kahit saan pa kayong lugar, hindi naman po kayo nagtitinda sa airport, hindi naman po kayo nagtitinda siguro sa mga hotel na talagang ang tubo, grabe, almost 50%. Ay, this is too good to be true talaga. Dahil kung sa sari-sari store lang, kahit nga malalaking groceries eh, hindi po, kung magkakaroon lang ng 100 plus lang na puhunan pala, eh, kaya nang kumita ng 31,486 monthly, abay, marami na pong hindi mag-a-abroad. Marami na po ang hindi mag-e-employed. Sasabaki na ang sari-sari store. Kasi this is really too good to be true. Even sabihin pa natin na hindi nangungupahan. May expenses at may expenses. No, tulad nga po niya, isipin nyo, malaki din ang expenses niya, 9,600 ang kanyang expenses. So, ngayon, ito ang tanong. Nakuha na natin yung kanyang ano, diba, net income na 31,486. Ngayon, sa percentage po niyan ng profit margin, titingnan natin kung magkano. At kung ilang percent din po ang kanyang expenses. Para po mapatunayan ko sa inyo na pumalo po siya talaga ng almost 26 buwan. No? Na wala pang expenses. Okay, pagbubukod din natin yung percentage share ng expenses at percentage share ng profit margin. Ibig sabihin, pag profit margin, labas na expenses nito. Kabig na kabig mo talaga to. So, tingnan natin. So, to get the profit margin, you have to divide the net income from the total sales. So, yung 31,486, i-divide natin yan sa total sales niya na 159,510. And then, ita-times natin sa 100. Kasi yun po ang ruling pagdating sa getting profit margin. No? So, pumatak po na ang kanyang profit margin ay 19.73. Almost 19.74 na to, no? So, napakalaki. Labas na expenses. Paano siya magtutubo? Eh, profit margin na to. Wala pa yung expenses. Pag nag-selling price ka, eh, kailangan pa makover up mo yung gastos. Eh, pumatak dito, 19.74 profit margin na. Ngayon, gaano po kalaki ang percentage share ng kanyang expenses na 9,600, pumatak po na 6.18% ang kanyang percentage expenses. So, ipa-plus natin yan sa profit margin para makita natin yung, makuha natin yung kabuuan ng kanyang pagtubo sa kanyang mga paninda.
At lalabas nga po dyan ay umapatak ng nasa 25.75 or 76 na to, no? 25.76%. Ibig sabihin, ito ang dapat niyang, ito ang kanyang ginawang pagtubo sa mga items niya ng month of June, no? So, this is ano, too good to be true. Ngayon, ang tanong, Mami Park, magkano daw ba ang kakabigin niya? So, this is the very easiest way how you get your probability when it comes to income. Kung sa tingin mo, no, sa pinakamababa tayo, sa pinakamababa, pwede kang kumuha ng 10 to 12% ng iyong total sales, no? And then, saka mo i-minus ang expenses. Pinakamababa yan. Pag sa pinakamataas, kaya hanggang 17%, 15 to 17% ang tubuan. So, nilagay, kinuwenta ko po yan, no? So, kung siya po ay sa 159,510, ay tumutubo po siya ng 15%, 159,510 times 15%, that would be 23,965.5. Iless po natin yung kanyang expenses na 9,600. So, pumapatak po na meron siyang remaining na 14,326. This is medyo medyo malapit-lapit sa katotohanan, but not the net income of 31,485. Okay? So, ang 14,326, guys, this is almost malapit doon sa sales niya na 159,510. Pero napakataas niyang magtubo. Napakataas niyang magbenta. But usually, pagka ganito, kung naglaro lang sa mga 15%, tapos 15% ang tubuan, tapos ililess pa natin yung expenses niyang 6%, di ibig sabihin ay 9% lang ang kanyang kakabigin dapat, no? Ito lang yung pinaka-most malapit sa kanyang magiging net income or sa kanyang kakabigin. Kasi hindi po mangyayaring 31,485. Pumatak po kasi na pag kinuwenta ko sa given niya, ang net income niya dapat ay 31,485 or 486. It happened pa na ang kanyang hawak na pera na cash ay 31,485. So meaning to say, pagka ganyan, sold out ka ba? Ang tanong kasi dito, ang probability ng beginning inventory mo? So dito nakwenta ko ang probable beginning inventory niya dito na nag-around to 120 to 130,000 ang kanyang startup, no, beginning June 1. And then nagkaroon siya ng mga purchases within the month na 118,424. At nagkaroon naman siya ng total sales na 159,510. So, kung titingnan po natin yung difference niya, no? Kung titingnan natin, kung halimbawa na nagkaroon siya ng startup capital na 130,000. Tapos ileless natin yung 159,510. So, 29,510 yung difference. O pagpalagay na natin 30,000 yung difference. So, meaning to say, may nawawala. So, meaning to say, itong 31,485 na kanyang hawak na cash, and supposedly, kung kikwentahin natin ay dapat ito ang net income niya na too good to be true, ibig sabihin, ang kalahati nito, no, or ang 14,000 mahigit nito ay net income niya, at yung kalahati pa ay papasok sa kanyang startup capital na ng June 1 or pwedeng magiging papasok na sa kanyang magiging ending inventory ng June 30. So, nagets po ba? Naintindihan po ba, Ma'am Isa? Yung 31,485 mo na cash na hawak, sa kwentahan natin, that should be your net income. Pero this is really too good to be true. Kasi po, pumapatak po na nagtubo kayo ng around 25 to 26% sa mga paninda nyo. All yon, walang ligtas. Bawat isang items, walang ligtas. Nasa 25 to 26%. This is too good to be true. Dahil ang naglalaro lang po na ating tubuan sa pagtitindahan ay 10 to 20%.
kung meron man tayong mga tinutubo na 25%, iilang items lang yon. Eh, pinag-uusapan po natin dito kabuuan. Gawa po kasi ng magle-less pa tayo ng expenses na 9,600. So, kaya mahalaga nga po na kinukwenta natin ang ating profit margin. Kasi dito natin malalaman kung too good to be true ba ang nangyayari o hindi. So, to have a profit margin of 19.74 at magkaroon ka ng plus expenses na 6.18%, magkano lang po ba ang tubuan natin dito sa tindahan natin, no? So bumabawi lang tayo dito sa ano, sa ganda ng sales, no? Kasi kahit ang tubuan natin ay naglalaro lang sa 12-15%, pero ang bilis nating makapagpa-rolling, yun kasi yun ang hiwaga ng mabenta. Kaya pansin niyo po, sa sales ako lagi nagbabase. Kasi kapag malakas ang sales, mataas ang iaakyat niyang income. Makukover up ang gastos at makakapaglabas ng magandang income. Sa ano niyo po, sa sitwasyon niyo po, para magkaroon kayo ng 9,600 na expenses monthly, na ang sales niyo lang pong pumapatak a day ay 5,317. No? So, napakalaki po ng discrepancy and too good to be true. Okay? Nagigets niyo po ba? So, ibig sabihin lang po nito, kayo po ay pwedeng kumabig ng around, to be safe, 10,000. To be safe, no? Para maging ano na lang doon sa mga discrepancy. Makakakabig kayo around 10,000 lang. Yun po ang palagay ko, yun po ang sa akin. Hindi, probable po tayo, ha? Hindi tayo exact. Hindi kayo pwedeng umover ng 15,000. Kasi po, too good to be true na. Too good to be true. At mas lalong hindi nyo po pwedeng kabigin yung hawak nyong cash na 31,485 na kahit sa binigay nyong figure, yan po ang lumabas na inyong net income. This is really too good to be true. One history making to, kung tutusin. Dahil kahit even company, hirap abutin ang 19% na net ano na profit margin. Kahit mga malalaking company, hirap tong abutin. So kaya po, para sa sari-sari store na negosyo na magkaroon ka ng 19.74 na profit margin, too good to be true. Maniniwala pa ako kung around 15%, 12%. Maniniwala pa ako dun. But to 19 na almost nag 20% na to. Kasi po, pag pinlas nyo po yung percentage expenses na 6.18 sa 19.74 na profit margin nyo, papatak po ito talaga ng halos 26%. E 26% po ba? 25% po ba kayo magtubo sa mga bawat items nyo? Ang ano nito, ang nilalaman nito ay kabuuan na. So, ibig sabihin, walang lulusot dito. Lahat ng items nyo, ultimo retail nyo, lahat ng retail nyo, lahat ng binibenta nyo, dapat 25% ang tubo nyo. So, halimbawa, sa sardinas, 24 ang puhunan. O, tatimes nyo po sa 25% na lang. O, 6 pesos po ang tutubo nyo dapat sa sardinas. So, ibig sabihin, kung 24 ang puhunan nyo plus 24, ibig sabihin, sa sipling sardinas na ligo, ano, 30 pesos ang bentahan nyo. Lahat ng sardinas nyo, dapat 30 pesos ang bentahan nyo kung 24 pesos po ang puhunan. Ganun po yun. So, magtubo ka ng 6 pesos sa sardinas, eh, ang tanong na lang dito, nasaan ka bang lugar? Yun ang tanong, yun nga ano ng tindera ko. Saan ba siya nagtitinda? Kasi kung napakalaki niyang magtubo. Hindi po sa kakabigin, hindi nyo po pwedeng kabigin ang hawak niyong cash again and again na 31,485. Ang kalahati po niyan ay mapupunta po doon sa dati nyo pa pong dapat na startup capital. At ang kalahati, or around 10,000 lang, pwede nyo nang kabigin. Okay? So, kaya po kailangan, titingnan nyo din po yung hawak nyong cash, yung naging expenses nyo, at yung natira nyong inventory. Kasi baka po mamaya, marami nga po kayong hawak na cash, nabawasan po pala ang halaga ng inyong beginning inventory ng June 1. So, papaano kayo magsisimula ng ending inventory nyo? No, yung ending inventory nyo kasi ng June 30, yun po ang magiging beginning inventory nyo ng July 1. So, kaya kailangan, tingnan nyo po kung baka mamaya, imbis na nalagdagan ang inyong beginning inventory, eh nabawasan pa. Imbis po nung June 1 ay nasa around 120 to 130,000 naglalaro ang inyong naka-kapital sa inyong tindahan, eh baka mamaya ay nasa less than 100,000 na lang ng pagdating ng July 1. So, kaya you have to think that, no? So, sana po wag pong malilito, no?
para po maintindihan nyo kung kumita kayo o hindi, kunin nyo ang net income for that month, no? Sales minus purchases minus expenses. Pag lumabas po ay malaki, isipin nyo po kung ang inyong kung ang inyong natirang puhunan o natira sa tindahan ay baka na nakalbo, baka bumaba ang stocks. So ibig sabihin, napunta sa natirang yung cash o nakabig ng expenses nyo na operational expenses. So kaya pwede lang po kayo final, pwede lang po kayong kumuha mga around 10,000, hindi po lalagpas ng 15,000. To be safe, 10,000 lang po kabigin nyo. Kasi po the rest po iyan na matitira na paninda nyo at yung hawak nyong cash, puhunan po iyan, capital po iyan. So sana po malinaw, ano? Ayan. Sana po wag kakalimutan na tinitingnan din ang tindahan. So eh ang tanong kasi, Mami Park, bakit ikaw, paano mo nalalaman yung kinikita mo? Eh kasi tansyado ko na po kung magkano laman ng tindahan ko eh. No? Alam ko po kung magkano ang ano niyan at yung pumapasok diyan, no, sa total purchase para magkaroon ako ng probability na ano, na net income. Pero nakatala kasi sa akin. Although probable lang kasi gawa ng hindi ko naman talaga na ano yung bilang ng aking mga inventories, no? So kaya po napag iisip ako talaga by next year na gusto ko talaga na bumili ng POS machine meant for inventory. Hindi po meant for gamitin pang everyday na use. Ang kailangan ko po talaga yung inventory management para mas matrace ko. Kasi ultimo losses mo, kasi kami po dito ultimo losses, yung mga natetear, yung mga napupunit, nasisira, nabubutas, na-expire, nadadamage, ultimo po iyan nakalista, yung aming mga losses. Kaya po gigil na gigil ako kapag napakataas ng losses namin. Kasi kabawasan po sa kita yun, diba? Kasi iaawas pa namin yun sa aming gross sales, no? Imagine niyo po yan. Iaawas pa. Or iaawas sa net income. Ganun din naman, bawas din ang net income. So I do hope na naiintindihan na explanation ni Mami Park, no? So yan po. Bibigay ko lang po yung paano niyo po makukuha ang inyong profit margin, nabawas na ang expenses, no? Ibig sabihin, ang expenses nito ay percentage at ito po ay yung talagang kakabigin nyo na. Ito yung, kumbaga ba, ito yung parang lumabas na ano yan, lumabas na percentage niyan dito na naglaro sa loob ng tindahan, sa loob ng negosyo. Iawas na ang expenses. So, ang kanya pong formula, net income divided by total sales times 100. Yan din po ang formula na ginagamit ko para malaman ko kung magkano ang expenses percentage expenses shared sa kinita or sa naging benta ng tindahan. Yan ang formula po ng ano, ang formula po ng net ng profit margin ang ginagamit ko para malaman ko kung nasa ilang percent po ang aking expenses. So yung sayo, yung 9,600 mo, pumapatak yan na 6%. 6% mahigit ng konti ang iyong expenses. Iba versus natin sa total sales mo. Mataas po yan. 6% po ang expenses nyo para po sa sales nyo po na 159,510. No? Mataas na mataas po yan. Kaya magbawas po kayo sa expenses para po kumabig po kayo ng maganda. Kasi po, ganito lang yan eh. Kung meron kang 160,000 nakita, at nagtutubo ka lang sa tindahan mo na naglalaro sa 10 to 15%, o de mag ano ka niyan, yung 3% o yung 4% para sa expenses, yung the rest para sa kakabigin mo. Probability lang yun. So saka ka mag-times, tingnan mo kung magkano. Kasi it will never be na itong sa inyo ay 31,485, eh almost 26% na ng kabuuang benta niyong 159,510 to. So there's no such thing as that, no? Eh talagang nanaisin ang lahat ng taong magtindahan kung ganun po talaga tubuan sa sari-sari store. So okay, so sana po ay naliwanagan na, no? Sana naintindihan. Okay, next is si Winnie07, Ellen Pilar, and Teresita Baron. Sabi ni Teresita, Mami, ngayong marami ka ng paninda, ang taxing mo ba ay lumaki din or same lang? So hindi po sa paninda nagbabase ang ating taxing. Nagbabase po ito sa ating sales. So, honestly speaking, wala na ka akong resibo. Konti na lang yung resibo ko. Isang ano na lang, isang booklet na lang. So, hindi pa, kalahating taon pa lang.
ubus na po ang 10 booklet ko. Imagine niyo po 'yan. No? So kailangan soon ay pumunta akong BIR para mag-request ng another set of sales invoice na magpa-print ng receipt, no? Mag-ano ako ng ATP, authority to print. So gastos na naman at Diyos ko. So nagde-declare tayo as much as we can na kaya nating makapag-declare ng tama, ng accurate. Gawa po kasi nang hindi nga lahat ay nag-a-ask ng resibo. Tapos tumaas po kasi ang threshold. Dati po ang threshold ay 100 plus lang dapat i-ano mo na, resibuhan mo na. Eh ngayon po tumaas ang threshold 500. So mas lalo na na malabong may manghingi ng or may maresibuhan basta-basta. So what I'm doing is nagde-declare na lang ako ng sales ko a day at re-resibuhan ko. Kasi nga may times po, honestly speaking, ito makatotohanan to ha, kaplastikan kung hindi ito totoo, may araw talaga na walang nanghihingi ng resibo. Paano ka ngayon magde-declare? Diba? So this is always about honesty and integrity, no? So dun sa mga online sellers, wala po kayong lusot kasi po ang inyo pong ide-declare ay kung ano po ang ibinigay na, na income, na revenue nyo na ibibigay sa inyo na copy ng Shopee or Lazada. Wala po kayong lusot dyan. Kasi kung ano po ang ibinigay sa inyo ni Shopee or ni Lazada na inyong gross income, yun po ang ide-declare nyo sa inyong filing. Walang lusot. No? Recently po, meron po akong viewer na nagsik sa akin ng advice at nag-declare nga po siya, hindi niya po naintindihan at hindi niya din po akalain na maglalabas pala si Shopee ng ano niya, ng parang kanyang gross income. Ang binasihan niya ay gross income po ng kanyang yung sa ginawa lang niya. Ngayon, hindi tali, hindi tugma. Ngayon, kailangan niya ng assistant. So, buti na lang ay to the rescue sa atin ang ating si Ma'am Irene. Ayun, nag-avail siya ng tutorial session, no? Successful tutorials ano na na-avail niya. So, tutuwa naman ako kasi si Ma'am Irene, ang kagandahan doon sa tax assistant ko na yon, hindi lang po sa filing kayo tuturuan. Bibigyan din po kayo ng idea and tips and ideas how you fill up your books of accounts. So, yun ang kagandahan doon. Hindi po katulad ng mag-hire ka ng accountant. Oo nga, accountant nga. Ang problema naman, gagawin kang tanga. Parang hindi ko nila lahat, pero mostly ganon. Isipin mo, napakalaki talaga ng fee nila. Wherein, okay naman. At ano, kaya lang, napakarami pong cases kasi na bukod po doon sa kanilang fee, kung gusto mo pa ng additional na ano, additional na fee ng halimbawa ay magpaturo ng books of accounts at sinabi ng accountant na yon na hindi niya porte yon, hindi niya yung trabaho at magpa-assist ka sa iba, edi doble gastos. Sa filing po, sobrang pag natutunan nyo, kayang-kaya nyo, lalo kung meron kayong kahit papano ay mataas ang antas ng pinag-aralan nyo, madali lang pong mag-gets ang filing, no? At kahit kayo talaga, kayang-kaya. I'm 100% sure of that. Why? Naranasan ko eh. So, ang magiging problema nyo na lang, paano sa bookkeeping? Dahil tulad ko din, hindi ko rin naman porte bookkeeping. So, ang kagandahan na pag nag-hire ka ng tax assistant, is tuturuan ka din kung paano mag ano ng libro, no? Kung paano mag-file ng libro, ay magtala sa libro. So, just a piece of advice, no? Pero, syempre, si tax assistant ko, kapag ka trabahong pang accountancy na, meron siyang mga binabayaran na mga accountant na kakilala niya na sila ang mag-o-audit. Kung may mga ipapagawa ng mga financial statement, no? Statement of account na kailangan i-audit, pinapagawa niya yon. And that is also an extra payment. Kasi pagka pang trabaho naman ng pang-accountant, hindi niya na sinasaklawan yon dahil wala siyang authority to do that, dahil hindi siya licensed. Kailangan licensed accountant lang ang gumawa nun. So, basta meaning to say, pag may trabaho naman na kailangang para sa accountant, ang ginagawa ng tax assistant ko, tatawagan niya yung mga accountant na kakilala niya na nagpi-freelance, no? Nagbibigay ng service. Iha-hire naman niya yung service nun para sila ipagawa yung pangkanila naman na trabaho. So, hindi ko ini-intend dito na huwag kayong maniwala sa accountant, no? Hello, ang dami kong kaibigang mga accountancy graduate. What I mean is, pag trabahong pang-accountant, ibigay sa pang-accountant. Pag mga trabahong po pwedeng magawa ng kahit hindi accountant, ibigay sa mga ganon, no? So, kaya yung tax assistant ko, tontuwa ako dun eh. Kasi nga, nasa kanya na halos lahat. Tuturuan ka sa bookkeeping, tuturuan ka sa filing, tapos kapag meron kang special needs na kailangan ng accountant, meron na rin siyang matatawag.
no? At napaka-affordable. Okay? So, yun. Next would be, sabi naman ni, si shoutout kay Flor Delisa Abogado, nanood siya ng Music Daan song compilation ko, no? Ibang video to na pinanood niya. Sabi niya, ang ganda ko daw pala noon. So, Ma'am Flor Delisa, ang pangit ko pala ngayon. Ganun ba yon? Losyang na. No? Yon. So, sabi niya, ang galing daw kumanta. Hindi nga ako magaling kumanta. Yung mic kasi, mic condenser yan. So, syempre kahit papano, maganda-ganda na rin ang ano mo niyan. Pero, honestly speaking, pag talagang sintonado at hindi maganda ang timbre ng boses mo, kahit mag-mic condenser ka pa, hindi basta maganda lalabas. That is the truth. No? Yon. Okay, anyways, thank you. Maraming salamat po sa inyong lahat sa pagdaano nyo. Sana naintindihan nyo ang lesson natin for today's video. So, this is Mommy Park and this is Team Park. And also nga pala, ayun lang. So, bye!